Pinasabog umano ng isang warship ng Philippine Navy ang isang Chinese drone na Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na pinasabog umano ng isang warship ng Philippine Navy ang isang Chinese drone na pinaghihinala ang nagsasagawa ng surveillance at monitoring sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ayon sa report, dineploy umano ng Philippine Navy ang BRP Antonio Luna dahil sa presensya ng mga pinaghihinalaang Chinese drone sa Pag-asa Island at tiyempo umanong na-detect ng nasabing warship ang isang drone na paikot-ikot sa nasabing isla kaya agad itong pinasabog ng hukbong dagat. Sinabi sa pahayag ng Philippine Navy na paulit-ulit umanong nagdi-deploy ang komunistang bansa ng mga drone sa mga islang hinuukupa ng Pilipinas sa West Philippine Sea upang magsagawa ng surveillance sa mga sundalo at pasilidad ng bansa sa nasabing karagatan. Ito umano ang kauna-unahang pagkakataon na gumamit ang hukbong dagat ng surface-to-air missile laban sa isang Chinese drone at nagbabala ang Philippine Navy na uulitin nila ito kapag patuloy na ilegal na manghihimasok ang China sa airspace ng Pilipinas. Iniulat ito matapos sinabi ni Senate Deputy Minority Risa Hontiveros na dapat gumawa ang gobyerno ng Pilipinas ng mas mahigit pa kaysa paghahain lamang ng mga diplomatic protest sa gitna ng report ng pagdagsana naman ng mga Chinese militia vessel sa Hulyan Philippi Reef. Binigyan din ito ni Hontiveros habang binanggit niya na kahit ilang beses na kondinahin ng ating gobyerno at ng international community ang mga ilegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea, hindi pa rin makikinig sa kanila ang komunistang bansa. Sabi niya na kailangan ng gobyerno na gumawa ng mga aksyon on the ground upang pigilan ang Chinese government sa anumang binabalak na aktibidad nito tulad ng reclamation at base building sa Hulyan Philippi Reef. Tiwala din umano siya na may gagawin ng National Task Force for the West Philippine Sea tungkol dito. Para kay Hontiveros, ang kamakailang report ng swarming ay kakilakilabot ngunit hindi nakakagulat dahil nangyari na ito noong 2021 at 2022. Araw-araw may plano ang China na agawin ang mga teritoryo natin, maliwanag na sila talaga ang nag-uumpisa ng gulo at hindi tayo. Tinawag din ni Senator JBR Sito ang pagkukumpulan ng Chinese militia sa Hulyan Philippi Reef bilang isang patuloy at tahasang disrespect sa ating soberanya at territorial integrity, masyado na umanong garapal ang China dahil sa pagpapatuloy ng kanilang expansionism sa ilalim ni Xi Jinping. Sinabi sa report ng Philippine Coast Guard na mahigit sa 100 barko ng Chinese Maritime Militia ang namataan sa Hulyan Philippi Reef. Ang nasabing bahura ay matatagpuan sa layong 175 nautical miles lamang sa kanluran ng Batarasa sa Palawan. Samantala, sa ibang mga ulat, binalaan umano ng isang Chinese military general ng Communist Party laban sa binabalak nito na salakay ng Taiwan at pinaplanong sapilitan pag-agaw sa Ayungin, Seoul mula sa pagkokontrol ng gobyerno ng Pilipinas.
Sinabi ni General Wei Penghe na hindi papayag ang karamihan sa mga matataas na opisyal ng People's Liberation Army sa pinaplano ng kanilang gobyerno dahil siguradong hindi umano magiging maganda ang resulta nito at baka pagsisihan pa nila ito sa huli. Sikreto umanong binalaan ng nasabing general ang mga miyembro ng Communist Party na hindi sila susunod sa anumang utos na salakay ng Taiwan o Pilipinas at sinabi na handa umanong mag-aklas ang mga opisyal ng People's Liberation Army. Nilinaw din niya sa Communist Party na hindi nito kayang kontrolin ang mga opisyal ng People's Liberation Army at kung talagang ipipilit ng CCP ang kanilang gusto, siguradong maraming pagbabago ang magaganap sa China. Iniulat ito matapos sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner na sinalubong ng isang barko ng China ang mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos habang nagsasagawa ang mga ito ng Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Ayon sa hepe ng sandatang lakas, 2 Pilipin at 1 USB shell ang magkasamang nagpatrolya 30 nautical miles mula sa Malampayagas sa hilagang bahagi ng Palawan nang biglang namataan nila ang isang Chinese B shell. Naobserbahan nila ang isang warship ng People's Liberation Army Navy na tila sinusundan sila mula sa layong 6.5 nautical miles para naman kay Browner ang Joint Philippine-US Patrol ay hindi sadyang iprovoke ang mga Chinese forces na nasa West Philippine Sea. Sinabi niya na ang kanilang objective ay upang matiyak ng Armed Forces of the Philippines na mayroon silang interoperability sa US military, mapahusay ang kanilang kakayahan upang epektibong ipromote ang tinatawag na rules-based international orders sa West Philippine Sea. Anya na sa ngayon naniniwala ang sandataang lakas ang Joint Maritime at Air Patrol sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay naging matagumpay dahil hindi umano sila nakaranas ng anumang hindi kanais-nais na insidente. Idinagdag niya na nakamit ng US at Philippine military ang kanilang mga objective na itinakda para sa Joint Maritime at Air Patrol at dahil dito napahusay ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang kakayahan na mag-operate ng sabay kasama ang kanilang kaalyado.